Sa eko bago nahiya tuloy yung bata sa akin. Yung mga maagang namamas ko ngayon, no? Mga bumibili. Hindi pa kami naglalabas ng panita, pero madami nang bumibili. So thank you sa aming money tree at sa aming ano, lucky bamboo. Wait lang. Didiligan natin to later. Ano ba to? Yan siya. So, merry, merry na ang Christmas ni Tita Yang. Good morning yan. Good morning, ano. Buena mano. Ito mo na. Kukunin ko pala yung ano dito later. Wait lang. In fairness, mukha naman akong baluga. Ayan, kakapasok ko lang guys. Kakaupo ko lang din kasi kanina pa ako nakatayo sa labas. And then yun nga, nabili na yung iron ko. So, tumawad. Okay lang, binigay ko na rin naman kasi wala naman problema sa akin. So, ayun, nakabenta tayo ngayon. Grabe. Tapos yung mga bata nandun sa labas, nagbabantay muna sila. Kasi sabi ko, upo muna ako kasi masakit na yung paa ko. Wala rin ako maupuan doon kasi lahat sila nandun. Oh, yun. Tapos binababa ko yung presyo ng mga iba kong items para mabenta na. Kasi nga matatagalan sila dyan eh. Para ma-repurchase din namin. Tapos yun, yung kapatid ko, ito yung titiklop. Nandito lang siya sa loob kasi sinisigaw. Sinisigaw na lang namin kung ano yung presyo. Ang sakit ng labi ko na sugat. Tapos tulog si Uno. Gusto ko nga sana, kaso sa inyo yung birthday. Ayun. Oh, so, yun nga. Tapos yun, Merry Christmas sa inyong lahat, guys. Yung iba busy sa pamimili kami, busy naman kami sa ano sa pagtitinda para kumita kami, di ba? Para may pang-repurchase tayo. So, sa 26, maraming darating na items tayo ngayon. So, antay natin. So, sana hindi tayo malockdown kasi nga sabi nga, magla-lockdown nga. Sayang naman yung kakitain natin, di ba? Tapos yun, yung kapatid ko ang aga-aga kumuta na. Sabi ko nga sa kanya. Sabi ko, magsasara ba tayo ng maaga? Sabi niya, hindi daw. Kasi malakas nga kita ngayon. Eh, umaga pa lang. Hindi pa kami naglalabas. Ang dami niya nang nabibenta. Pinapasok na siya ng mga bata. Kala ko yung mga kids. Kanina sa puti. Sabi ko, wala pa akong benta. Yung dami nila. Pero tanda ko naman sila yung mga bumili sa akin last year. Mamimili sila kasi nakapumas ko na sila. Mm-mm. Yun din naman yung sabi ni Trish. Sabi niya, ano, tita, sa Pasko po pupunta kami. Ayayain ko yung mga pinsan ko. Eh, nagkataong hindi pa nakalabas. Eh, kung nakalabas na yung mga gamit, makikita na nila yun. So, hinayaan na rin namin. Kasi, as in, pupungas-pungas pa kami ng kapatid ko. Wala pang suklay, walang hilamos. Ito na yung tsura ko kanina. Pagkagising ko, ito na yun. Naghilamos na ako kanina. Tanghali na. Kasi nga, naglabas kami ng mga paninda namin. Kasi nga, maya't-maya na dumadating yung mga bumibili. So, sana laging ganun, diba? Nawa laging ganun ang mangyari. Tapos ayun, fail yung pagbili ko ng wallet, nakakatawa kasi naghahanap kasi ako ng bagong wallet kasi nga para sa ano, feng shui nga, 'di ba? Tapos yung ano ko pala, yung element ko contradict doon sa nagustuhan kong color. So hindi siya pwede, kaya inulit ko. Akala ko maayos ko yung color nung chinat ko yung sa Shopee kasi mainland China pa manggagaling. Isabi na transmit na daw. Hindi na mababago yung color. Di okay lang, ipapabenta ko na lang sa kapatid ko. Tapos umorder ako ng ibang color dito na sa Philippines. So yun na yung ano, yun yung compatible sa akin. Kasi mahilig nga ako sa mga ganun, guys. Yung ano, yung kung ano yung pampaswerte sa taon na ganito, ganyan, ganyan. So yun yung ano, yun yung wallet ang babaguhin ko ngayon kasi nga yung wallet ko last year. Bago pa naman yun, nilibre yun ng kapatid ko. Yan. So, itatago ko na lang yun. Tapos, nag-ano na ako. Sponge! Oo, tita. Sponge brush. Yung pang ano po, parang... Nagtatanong kasi kung ano. Pang brush. Brush yun. Kung meron daw po kayo. Wala brush. Brush. Walang brush. Yung pangalba po dito. Walang libre yan, Nina, brush. Mm-mm. Walang libre yung brush yan. So, ayun. Tapos, ayun nga. So, papalit lang. Ngayon, ang... Wala niya natin tinapan yung mga brush. Oo nga. Ayun. So, bali, ang gagawin ko lang ay, yun lang yung babaguhin ko sa, ano ko, sa mga gamit ko ngayon. Kasi part ng feng shui. Babago tayo ng wallet. And then, yung color niya nga. Na-fail ako sa una kong ano, bili. Pero okay lang. Ibibenta ko na lang yun. And then,
yung gagamitin ko yung in-order ko na lang din. Same design actually, papakita ko sa inyo pag dumating. Same design siya pero magkaibang color lang. So, gustong-gusto ko yung design na yun kasi napakasimple niya lang and then yun yung gusto ng heart ko. Sabi kasi daw pag pumili ka ng ano, pag pumili ka daw ng wallet, dapat daw yung nararamdaman mong yun yung gusto mo. Yun yung part ng feng shui. Tapos yun nga, may mga ilalagay na pampaswerte, ganito, ganyan. So, yun yung gagawin natin. So, hindi siya aabot sa New Year. Antay na lang natin siya after New Year. Okay lang naman yun eh. So, ito nga oh, in-order ko rin to sa online. Ano din siya? Ang tawag ito? Money charm. Money bag. Money charm. Money bag, yun. Tigisa kami ni sister ko, yung sa kapatid ko, green. Pakita ko. Pakita mo. Yung sing-sing niya. Ayan. Ayan yung sa kapatid ko. Ito yung akin. So, sa kanya kasi sa business, money, etc. Yung sa akin naman, lahat din. Pero mas ano sa kanya, mas nakaka-attract siya ng ano, wealth. Yun yung kanya. Sa akin, para magkaroon ako ng peace of mind, etc. Kasi nga, grabe nga yung nararamdaman ko ngayon. Pero, ano din siya, lucky charm din siya. So yun, mahilig talaga ako sa jade kasi gustong-gusto ko talaga yung mga jade na ano na accessories. And then naghahanap ako ng original na jade kapag may pera na ako, mag-iinvest ako doon kasi gustong-gusto ko talaga siya. Marami pa ako napaplano sa isip ko na hindi ko pwedeng isabihin kasi syempre mas maganda na yung hindi natin sinasabi muna. Hayaan na lang natin na mangyari. So salubungin natin ang 2021 ng positive tayo kung ano man yung nangyari ngayon 2020, iwanan na natin. So mamaya wala kaming handa. Sabi nga, may panghanda kami. Kaya lang, parang normal lang din naman kasi eh. Bahala na yung kapatid ko kung anong plano niya. Kasi, wala, hindi rin naman kasi maramdaman yung Christmas. Pero still, Christmas pa din naman. Huwag tayo negative. Pero, bahala na yung sister ko kasi siya naman yung nakakalam ng gagawin later. Meron naman yung naka-ready na lang. Ready to cook. So, ayun. Tapos, nagdagdag ulit kami ng mga items kasi nga, like, soft drinks. Kasi ang dami naghahanap ng soft drinks dito. At saka, baka magbukas ulit ng tindahan. Pero, pupuhunan lang ng medyo maliit lang napunan. Okay na yon kahit pa paano. Kasi, ang lakas lang dito yung, sigarilyo. Talagang nakarami. 35. Nakakarami kami sa Yossi. Ang sakit, pakitang-kita talaga. Hindi ko siya pwedeng tuklapin. Kasi, ang sakit. So, yon. So, pasensya na kayo guys. Ngayon lang ako nakapag-vlog. Dapat kanina mag-vlog ako kasi ang daming bumibili. Pero talagang sobrang busy nga talaga. Hindi ko ma-vlog at saka nalobat yung cellphone ko. So, yung kapatid ko, sobrang busy din siya. Hindi rin nakapag-vlog. So, ako yung nag-vlog para sa kanya. So, like kahapon, ako din yung nag-vlog para sa kanya. Kasi nga talagang pag yung about sa pag-meet up na ng mga business namin niya, hindi na talaga niya naiisip din mag-vlog. So, hindi, madami talaga. Ba, pag sarado namin ni Kay, maya, sunsunod na, apat-ata yung sunsunod na tumawag na yun. Yung kahapon? So, yun, gano'n naman, kaya dinadamihan namin yung pagpo-purchase namin. Kasi may mga option kami, like, kung hindi kami makakabenta sa walk-in, ito, yung nasa labas, okay lang. Though matumal, may kita kami sa online kasi may group chat to eh. Ang dami bumibili sa kanya. Nasa-sold out agad at saka yung mga bags niya na-sold out. Ang dami pang naghahanap. E 26 pa nga yung dating. Tapos kung hindi naman kami makabenta sa ganun, pero imposible hindi siya makabenta sa group chat eh kasi ang dami nitong reseller. Sana naman pagkain. Ayun. So madami kaming, madami kaming ideas sa paglalagay ng, pagdadagdag ng mga bagong items. Ganoon talaga eh. Pag magbi-business ka, dapat, lawakan mo yung, mo. Ha? 8 ba yan? So, kailangan mo lawakan yung, yung idea mo pagdating sa business. Kasi kailangan talaga yun. So, si Monday. Ayan. Natuyo ang lalamunan ko. So, ayun. Tapos, mamaya, nalabas ulit ako doon kasi nga, inaalalayan ko pa rin naman dito. Upahinga lang ako kasi nga masakit na yung paa ko kasi kanina pa ako nakatayo. Tapos mamaya na lang ako maliligo pagkatapos kasi nga exposed din naman ako sa labas. Kasi nasigaso ko lang si Tana kanina kasi nga si Katana ay hindi pa nakakain. So, pinakain ko na siya. Nalilito pa si Mona yan. Pag malakihan kasi nalilito si Monay. Pero pag yung kaya naman. Pumas ko nila.
Ay, naghahanap si Liam ng panglalaki ah. Wala ka daw pang panglalaki. Yun yung sabi ko sa kanya. Wala naghahanap sa kanya ng panglalaki. Yun yung sabi ko sa kanya. Alam mo, target market mo dito lalaki. Kasi andito lahat nagtatrabaho. Mga dito, dami. Sabi ko, ang babae. Kasi sabi ko. 28 lahat ang ano. Kasi ang sabi ko sa kanya, ang babae kasi madali lang makahanap ng paregalo yan. Kasi once na may nakita sila, lalo may beauty products tong kapatid ko. Siyempre yung ano nila, yung focus nila mapupunta na doon sa panibago. Uy, may ano sila dito. O yung bumalik na naman nga yung bumili ng ano nung last time. Neto lang, kabibili na lang ng bag. Feeling ko nga sabi ko sa sister ko, nag-online din yun or binibenta niya rin yung mga binibili dito. Kasi nga, itatanong pa siya, ano yung mga bago nyo? Sabi gano'n kanina. Eh, mga galtong oras. Parang regalo ko sa kanya yan. Bigyan ni Ate G. Ayun, eh, yun nga, eh, pahapon siya lagi dumadaan dito, kaya lagi siyang nauubusan. So, sabi namin, 26 na lang siya dumaan ulit. Para, ano, sabi ko nga, add niya na lang sa Facebook. Yung, ito, add niya, kasi nga, para makita niya yung mga bagong post. Kasi nga, syempre, kung may hinahanap siya, eh, lagi siyang nauunahan. Lalo, ang bilis kasi, ang bilis talaga, grabe. Ewan ko dito sa kapatid ko na to, sobrang ano niya kasi magbenta talaga ng mga items. Hindi na kayo. Tsaka pag ano yan, pag isang upuan yan, hindi mo yan makakausap ng matino. Talagang, ano, talagang mausisa mo, may benta na naman siya, may pick up na siya, ganyan. Kaya, nahayaan lang din naman namin to kasi malakas talaga siyang pumita sa online. Kaya sabi ko sa kanya, tuloy niya lang. Kahit na hindi na Pasko, tuloy-tuloy lang. Kasi may bibili at bibili naman talaga ng mga items. Eh. Kasi naman pumunta pa sila ng Tanawan, ganun din naman, mamamasahe pa, ayaw nga nilang pumunta doon. At saka napakahigpit nga kasi. So yun. O, oh, diba nakapagdaldala ko ngayon. Sabi ko kung tamalan, bukas lang daw kapapay ko na yun daw. Hindi pa, baka daw pala naman yung tape, wala na akong tape muna eh. Wala na daw siyang tape. So nabasag kasi yung TV nila. Kasi naumbag. Eh, lahat po kasi yung pang ano, price naumbag. Yun. Tinanong nga sa kanya muna, asan na yung ano, yung dami tape. So yun. Sabi mo wala akong tape na. Yung gagamitin ko sana. Ayun. Tapos, yung kapatid ko nagbawas ng paninda niya. Ayun, napakita ko sa inyo. Ayan o. Oh. Ayan guys. Nakikita nyo ba yan? Sobrang punong-puno yan ng mga beauty products niya. So, nag-declat na siya ng mga ano niya. Nag-declutter na siya ng mga items. Kasi nga, yun yung ano, kailangan din. Eh. Kasi, syempre, part na yun ng mga old ano eh. Kumaga, old items. So, kailangan ng bago. Para yung bagong energy, papasok na. So, yung mga negative energy, mawawala na dyan. So, may space na sila sa panibagong ano, panibagong energy na sinasabi. Grabe, kitang-kita yung hiwa ng lobby ko doon. Ang sakit. Hindi ko nga siya tinutukla, pero masakit pa din. Kasi nga, naano siya, parang yung nag-crack yung lips ko. Sa gitna talaga siya, ha? Ayun. Pero, inayaan na. Sabi nga ng sister ko, lagyan ko ng lip gloss. Eh, lalo nga siyang nag-dry. Ang sakit. Sabi sa akin ni Kana kanina, Tita, ano nangyari sa lips mo? Sakit nga eh, sabi kong gano'n. Parang natutuyo yung lamunan ko. Tapos yun, may dala akong tubig doon kasi nga nakatayo lang ako. Tayo lang talaga ako doon kasi nga ayoko na rin umupo kasi nabuburyong din ako kasi wala akong kasama kanina. Pero yun, na medyo pahapon na dumami na talaga yung bumibili. Oh, grabe. Ang dami. No, tapos wala na akong pagkain. So, sa New Year na. So, nauna. Nauna yung pagkain ko, guys, naubos yung ano, yung in-order kong kutkutin. So, order ako, pero ano na, pagkatapos na ng New Year, kasi punta kami sa Tanawan, doon na lang kami bibili. Kasi malulugi ako saan, wala akong tutubuin talaga. Oh, doon na lang, para at least makakapili. Si ate, doon. Kanina pa nga yun doon eh. So, yun. Sabi ko tayo, yung kambala ng kasama mo dyan. Tapos, pinapalamig ko yung Coke. Libre ng kapatid ko. Libre mo ba yun? Oh, libre ng kapatid ko. Yan lang naman ang pang-uto ko dyan eh. Sabihin ko, te, libre mo naman pag nakabenta na yan. So, kaya na natin bumili ng soft drinks, tatawa na yan. Sige, kuha ka na lang. Oh, sabi niya, oh, yung soft, eh, kaya tinabi ko na yung soft drinks kanina kasi baka maubos na yung Coke. Mga bata, ang bilis naman, no? Ang bilis nilang bumili ng soft drinks. Diba? Sa pag may narinig silang soft drinks dito, tuloy-tuloy na yung bibili na yung mga yan. Tapos, ang lakas ng manual, lakas ng Yossi, grabe. Napabili ba ko sa Yossi? Ang laki ng tinutubo sa Yossi.
Kaya sabi ko nga eh, sa susunod eh, magdadala, diba, ganito yung bag ko. Tapos, lagi na ako may dalang Yossi at saka, ano, lighter. Tapos, may Yossi ka ba? O, di bibili na lang sila sa akin, diba? Ganito talaga mga negosyante, lahat nininegosyo na. So, hindi na sila lalayo, hindi na sila lalabas. Nalapit na lang sila sa akin. Parinig na lang din kayo, para at least, kung saan may, ano, diba? Kung saan may Yossi, eh, di, padali lang yan. So, ganun ang gawin natin technique. Charot, yun, ano ko din, yung aking thought, huh? Yung aking jowa din, mahilig din siya mag-yossi. Eh, pero nagbabaon yun ng kanyang yossi. Pero minsan lokohin ko nga. Matatawa siguro yun sa akin. Gulat nga siya, nagbibenta na kami ng yossi. Kasi nga, hindi nga kami, against nga kami sa ganun. Eh, kaso nga, nakikita namin yung opportunity. So, ayun. Pero hindi naman ibig sabihin nun na pinupush namin kayo maging ano, ha. Ano lang naman yun. Hindi na kasi mawawala talaga yun. Eh. Kasi nga, syempre, libangan na rin ng mga lalaki yung mag-yossi talaga. So, nasa kanila na yung paano nila ako kontrolin. Eh, hindi naman nawawala. Eh. Lagi parang may Yossi. Eh. Di benta na 24. Ang wala lang talaga ngayon, guys, Red Horse. Naghanap si Ate Jing kanina. Wala daw eh. Bawal daw kasi. Bawal kasi. So, ano, wala talaga. Wala. Kaya mainit yung ulo ng papa ni Monay kanina. Inupakan yung TV. Kasi nga, wala daw Red Horse. Eh, gusto pa daw po utusan sa kanto. Eh, bawal nga lumabas ang bata. Kaya si Ate Jing kanina, nagsabi siya sa akin, sabi niya ako nabibili ng soft drinks para hindi nalalabas yung mga, ay soft drinks ng Red Horse para hindi nalalabas yung mga bata. Eh, kaso nga wala din nga, si bawal nga talaga. Pinagbawal. Ang kulit. Binawal. Baka bibili ng Yossi, nandun naman yung Yossi. May bantay ba dyan, si Monay? Mox, may bantay ba ako dyan? Wait lang guys ha, balikan ko na lang kaya. Ito na lang yung pagkain namin guys, so ito na lang. So dadagdagan na lang namin to. Ito na lang natira. Bali, ang natira sa akin, ito na lang, yung chicha pop. Tapos ito. And then, mga chocolates na lang. Ayan. Nagpapareserve na sila. Nagpapareserve, mga bata. Marami na napamaskuhan ng mga bagets. Uy, huwag kayo mag-away, ah. Mga nag-aaway na kayo, ah. Ibi-video ko kayo. Oh, ikaw, Kylie, ano pang papareserve? Reserve na, i-reserve. Pero ingat sa paggagastos ha, pagkailangan lang. Baka mamaya wala ka ng pera. Oh, Cyrus! Bent na daw. Naliyam na. Eh, konti na lang hikaw ko. Tapos yung necklace. Nagpa-reserve din ata yung si Kay. Ay, hindi. Ayaw niya pala. Kasi mahal yung kwintas eh. Ano? Okay na? Binibili mo ba? Ba? Oh, ayan, kay Monay, bumili siya ng sarili niya. Ayan, tama yan, nag-i-invest ka sa sarili mo. Magkano daw yung kotse? Ano yan? 12 o 10. 12 o 10. Tanong mo kay Tita Yang. Hindi. 10. Pagdi mo yung kinuha. Oy, considered sold yun, ha? 10. Nakakatawa kasi yung bata na yun. Balik siya ng balik dito kasi nagpapagusto niya ng mga items kasi wala pa daw siyang pera. Sabi ko dami na napamaskuhan ng mga kalaro mo tapos ikaw wala ka pa napapamaskuhan. Sabi ko eh, gusto, dami niyang gustong bilhin, dami niyang gusto ipareserve. Nakulit yung bata na yan eh, niloloko namin. Taga dyan lang yan sa may harap. Uy, bawal kayong lumabas ah. Wala pa kayong mask. Pochi mask, wala kayong mask. Mamaya mahuli kayo ng barangay dyan. Ako, madadali tayo. 2,500 ang babayaran natin sa barangay pag nahuli kayo. 2,000 damage. Oh, face mask. Wala kayong face mask. Dumaan si kuya. Dumaan yung daddy ni Pochi. Sabi ng papa mo, Pochi, mag face mask ka. Si kuya. So maya-maya lang mag-aano na tayo, magsasara na tayo guys kasi wala na rin tayong masyadong ano kasi gagabi na din naman eh. Anong oras na ba? Mga magsi-6 na yata. So tayo lang tayo dito sa may bandang side kasi meron. Ay, lights lang. Lights lang. Alam naman ng papa mo 'yun ah. Hindi kami nagbebenta ng ano, ng red tsaka ng ano, fortune. Lights lang. Kasi, mas
ano, mas madali lang siyang hanapin yung vibes. Ay, mga bata. Ang dami kasi mga bata nagtataka. Ano yung mga bata, oh? Yung pong may-ari ng tindahan ngayon lang lumabas. So, naghahanap ng kanina may tumigil, naghahanap ng gantong tsinelas. Ang problema, gusto size 6. Wala kasing size 6 eh. Size 8 na to. So, akala ko nga pang bata. Pero, pang adult. So, ayan. Hindi na niya binili. Mura lang kasi yan eh. 50 pesos oh. Ayan. Ganito yung nagustuhan niya. Ang problema, size 8. Wala na ibang color. Size 5. Wala na. Yan lang. Hoy, tumabi kayo. Tapos wala kayong mask. Naku! Dumaan na nga si Kuya Luni, sinabihan ko na kayo. Naku, bahala kayo ah. Kasi huwag na kayong ano, huwag na kayong pumunta sa gitna. Mamaya ma-aksidente kayo dyan. Sinasabihan na kayo. Naku, pag kayo nasaktuhan ng barangay dyan ah. Tinan nyo kami, may mask. Kayo wala oh. Oh, wala kayong mask. Oh. Tapos sa tingnan, naku, kukulit na mga batang to. Wala! Mauubusan ka talaga ng energy sa mga bagets na to. So, ayan. Maya-maya, magsasara kami. Pero ano daw, hanggang 7 daw kami, sabi ng kapatid ko. OT daw kami ngayon, OT. Kasi nga, ano, 25 na bukas. So, medyo dumidilim na tayo guys. Na pinabuhay ko na sa kapatid ko yung ano, yung ilaw. Ayan no. Kasi nga, ano na, medyo dark na tayo dito. Dark, wait lang. Okay, let's sit right here. Ayan, upo muna tayo. Ayan, medyo okay paliwanag natin dito guys. Woo! Naku, grabe. Napabayaan ko ng sarili ko maghapon. So, magantay pa tayo ng konti bago tayo magsarado. Ayan, medyo maingay lang yung paligid guys ha, kasi nga nagpa-park na yung mga bus dito eh. Tapos nag-ano sila, tinetest yung mga makina nila kasi lagi nilang sila check-in eh. So ayan, konti na lang, konting oras na lang. Ano oras na ba, Tia? Tia? Ano oras na? 5:59, 6 na pala. One hour pa. Tibay ni kapatid ah. So, ano, kakalabas niya lang. Ayan ah. Nakaupo niya lang. So, ano bang handa niyo ngayon, guys? Kami matutulog lang kami mamaya. Hindi, sabi ni Ate Malin, spaghetti? Mag-spaghetti. Unay, baka malaglag si Una, babae. Medyo mag-spaghetti yata. So, ayan. Wait na lang tayo. Wait. Medyo pasensya na kayo guys kung hindi na ako masyado makapagdaldal ha. Kasi ano na tayo, mababa na energy ko. Kasi nga maghapon na rin ako nandito sa tindahan. Ako yung coop, baka tumigas na yun dun sa ano, dun sa freezer. Namaya, nalabas ko na lang. Ayan. Alam nyo ba, nung nabubuhay si Papa, busy kami sa paghahanda ng ano, ng pang Noche Buena namin. Tapos maghapon kaming nasa Tanawan kasi namimili kami ng mga ipanghahanda. Ngayon wala. As in wala talaga. Wala kaming budget, wala kaming ano, wala kaming, as in wala talaga, ganun. Yun lang ang sabi ko, walang ganun. Kaya nakakamiss din kasi nga yung nakasanayan namin eh, ano na, new normal na namin ngayon. Tapos ito yung first Christmas namin na wala na nga si Papa. So, hindi rin talaga namin ma-feel yung Christmas. Though, celebrate natin. Pero yun nga, medyo, ano tayo, malungkot ang Pasko natin kasi unang Christmas namin na wala na si Papa. Siyempre, kahit na natanggap na rin namin, medyo naninibago pa din kami kasi nga, siyempre, diba? Alam nyo ba pagka gantong, ano, mga panahon, ganito, busy talaga, as in bonggang-bonggang budget. Oo, ganun. Ngayon, wala na. Ayun. Well, hindi ko rin ma-share ng maayos sa inyo kasi talagang iba. Ang laki ng difference nung ano namin ngayon, life namin ngayon, compare noon. Pero, pasasaan ba't matatapos din yan, okay? So, maging positive lang tayo sa lahat ng ano natin, perspective sa buhay.
And then, positive sa buhay ha, hindi positive sa COVID, hindi ganon, no ganon. So, ayun. Mga bata lang ang namibili ngayon kasi mga pagkain ang binibili nila. Gusto nila yung mga food. Hirap umay nga. Ang hirap magdaldal tas nakamask ka, diba? So, wait lang. Wait lang. So, ayun. Every time na mag-vlog lang ako, asahan nyo na yun na lagi tayo maingay, no? Kasi nga, nasa tabing kalsada lang po tayo nakapwesto and nandito na lahat ng ingay, dito dumadaan lahat. So maganda yung market namin dito pero napakaingay lang talaga. Kaya kahit nagpapahinga na yung mga tao, maingay pa rin yung tulog namin kasi ang mga makina ng sasakyan dito, like yung itong mga bus nga, ang iingay talaga as in. Alas stress na madaling araw, nag-start na sila mag-revolution dyan. So yun. Buti na lang, may ilaw na tayo dito, medyo maliwanag pa tayo. Mga kapatid ko, pagod na to sa pag-aan eh, sa maglilinis ng bahay. Wala mo na nga. Okay, dito muna tayo. Saglit lang ha, wait lang guys. Ayan yung mga bagets. May mga buyer po tayo ngayon guys, medyo madilim na lang eh. Nangiti yung bata. Video to! Ayan, binibili na nila yung short. Reserve nyo po. Uy, mamaya daw po may mga pera. Mga taga dito lang naman yung malapit. Dito nakatira. Kung kas. Oo, mga gala sila ng gala. Mga walang mas. Oh, mga bata. Matapang, grabe. Reserve po. Reserve? Ano pa pa-reserve niya? Mga nag-ano, nagbabike sila. Ay, sorry mo na guys. Ha? Ayan po. Anong papabili mo? Tosino. Tosino. Yan. Nagpa-reserve lang muna nung... Wait. Ayan. So, nagpa-reserve ng ano ng item yun pumuntang bata. Kukunin naman nila yung bukas eh. So, baka wala pang pera yung parents. Naglalaro sila. Grabe, wala sila mga mas. Nakakalukat ang mga batang to. Ay, naka, mga kids. May salamin kasi dito sa likod ko. Ayan. Inano na namin yan. Isang ano na para pag gusto nilang makita yung itsura ng fitting ng damit. Ayan, nilabas namin yung salamin. Tapos pinalitan ko ng bagong damit yung mannequin. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Ito. Ayan. Nabili na yung nakasuot dito kanina. Yung color yellow tsaka yung bag. Diba? Ang cute. Kaso, puhubad-hubad na naman. Tiyang, okay ka lang ba? Yeah. Parang pagod. Oo, wala ako. Parang pagod ka. Pagod ako kasi nangangawit yung binti ko. Bakit? Napagod. Ayun, si Uno. Ayun. Ito pala yung ginamit ni Ate Jing, no? Brazilian Brazilian blowout. So, 3 days kang hindi maliligo pag in-apply mo na yan. Kaso, ayoko muna maglagay.